guys, sa ginawa ko na naman dito sa aking YouTube channel. Isang masinsinang pag-uusap na naman mga beshi. Itong topic natin ngayon, loan app na naman ha. Kasi bakit ko ba ginagawa to? Bakit ba ako gumagawa ng iba't ibang reviews sa iba't ibang mga loan app? Kasi nga, lalo ngayon na December na, at siguro may mga nagbabalak sa inyo na umutang sa iba't ibang mga loan app para lang may panghanda. Sana naman hindi ganon yung reason yun. Huwag tayong mangutang para merong panghanda ngayong Pasko. Kung sakaling mangutang man kayo, eh para sa mga pang-emergency na pangailangan. Pero kung meron kayong iba ni consider na pwedeng mautangan mo, relatives, friends, or sa 5-6, mas better pa, huwag din ang subukan yung iba't ibang mga loan app. Maliban nga lang, dun sa iba na talagang legit. Okay? So, pag-usapan nga natin ngayon ay isang loan app na naman para magkaroon kayo ng idea kung okay nga ba siya na pwedeng utangan bago nyo subukan. Pero bago ang lahat, let's watch this. Congratulations nga pala sa winner natin this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa aking TikTok account. Let's get back to the topic. Bali ang pag-uusapan nga natin ay itong si Valalone, quick and safe cash under na siya ng Flash Cash 101 Lending. Kapag i-open niya siya, ay same with other loan app na naman na syempre may mga gusto na naman silang i-access sa ating cellphone. Yung camera, photos, media file, identity contact, yung location, phone state, storage, list of installed application, at pati yung SMS, kumusta na kaya yung privacy ng mga nakalagay sa cellphone nyo, yung mga app, yung mga SMS, yung mga nakalagay sa storage nyo. Diba? Sa unang-una pa ng mga beshi, abay parang magdadalawang isip talaga ako na subukan to. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan. Pero for the sake nga sa ating reviews, click lang natin yung agree. At kailangan nating mag-login na naman. Ilagay yung ating mobile number at syempre, may matatanggap na naman kayo na one-time password. At dito na nga, personal information na naman, marital status, highest education, same-same lang din naman. Itong mga pinapa-fill out nila dun sa iba't ibang mga loan app. Facebook, kailangan pa nga daw ilagay at yung kompletong address nyo. At agad-agad, kailangan nating ilagay kung saan natin gustong matanggap yung loan process. Halimbawa, ma-aprubahan nga ang inyong loan application. So, dito pwede daw sa GCash o sa GrabPay, pwede rin via bank, remittance, store like Mlulier or RD Pawn Shop. Pero as usual, si GCash naman tayo ha. Kasi si GCash nga yung pinakamabilis na kung saan matanggap yung proceeds kapag ma-aprubahan talaga yung ating loan application. So, ito na nga, GCash at yung wallet number. Click lang yung confirm at almost done nga daw. After this, you might be qualified for 3,000 loan. I-click ko nga lang daw yung proceed at eto na nga, contact references. Syempre, kailangan yung maglagay dyan ng mga personal references na pwede nilang matawagan kapag hindi kayo nakabayad talaga ng inyong utang. Next step tayo mga be, at congrats daw ulit kasi finish this, you'll get a chance for a 20,000 pesos loan. Diba? Palain mo 20,000 pesos? First time pa lang na umutang? Totoo kaya mga be. So, click na naman natin yung proceed at eto na nga daw, kailangan nating mag-upload ng isang valid ID at ang tinatanggap nila ay Yumi driver's license, yung TIN, passport, SSS, PRC at yung postal. Pwede rin daw yung PhilHealth. And kung makikita nyo, Valalone maximum amount ay 20,000 pesos. Audit status ay nakaprocessing pa yung aking loan application. Ilang minuto kaya bago nila i-approve. Pero habang nag-aantay tayo mga be, panoorin nyo ito. No time to apply for a bank personal cash loan? Yan is here to help you! I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.
Ayan, after ilang oras mga beshi ha, hindi lang minuto to, ilang oras yung nakalipas, then eto na nga, at meron tayong natanggap na kung saan okay na naman daw yung aking loan application, pero hindi ko na tinuloy mga be, hindi ko na kinonfirm ha yung loan application na to, kasi napakalaki na naman yung interest and processing fees niya. Halimbawa daw, uutang ako ng 2,000 pesos, bali ang matatanggap ko lang ay 1,300 pesos lang. Pero sa tingin mo, okay ba yon? 2,000 pesos yung utangin mo, tapos 1,300 pesos lang yung matatanggap mo. Need to pay it in 7 days. 2,000 pesos yung naprubahan, ang matatanggap mo ay 1,300 pesos, and then kailangan mong bayaran sa loob ng 7 days. Napaka short term lang talaga. Kasi sino ba yung uutang dito na matutuwa na ganito yung para ng pagpapautang nila. Same-same lang din sa iba't ibang mga loan shark na nagawan ko ng aking honest review. Bihirang-bihira lang talaga yung mga loan app na talagang legit. I mean, legit na tipong mababa yung interest and processing fees, then mas mahaba yung ino-offer na payment terms. Pero kasi bihirang-bihira lang talaga, bilang lang yung mga loan app na ganon, na okay siya, na pwede i-consider na mautangan. Pero halos sa mga ginawan ko ng aking honest review, eh talagang-talaga, na hindi ko nire-recommend kasi nga sa napakalaking processing fees and interest nila, napakataas. Kaya hindi ko siya nire-recommend. Same dito kay Valeloan, hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo na namang subukan ha. Please lang, kung meron tayong ibang option na pwedeng mahiraman online, huwag na kayong dumagdag dun sa mga iba na nangon sumisyon kanilang buhay-buhay dahil sa utang sa mga iba't ibang olas na may mataas na interest and processing fees. Pero ano sa tingin nyo? Okay ba itong si Valo na pwede nyong mautangan online or hindi? At sana mga besha, kung meron kayong negative or positive na experience dito kay Valo Loan, agent nila sa mga collector nung nagpost yung account nyo, tapos ano yung na-experience nyo? Sana i-comment nyo na yan para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba na nagbabalak palang subukan itong ganitong pautangan online. Okay? Para bago pala nila masubukan, at least meron silang ideas yung mga possible na may experience nila. Okay? So anyway, thank you for watching mga beshi. Please don't forget to click the subscribe put on. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you guys and bye-bye. If declined sa bank and other loan apps, pwede nyong subukan yung ibang options. See the link sa description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2-5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.